this channel. In this video, I'll be sharing with you how to care for this Calegium Lendinii Magnificum, or previously known as Dicentosuma Lendinii. Ito po ay isa sa mga varieties ng Calegium at belong po ito sa family ng Araceae. This plant is native to Colombia and was named after a Belgian botanist, Jan Jules Lendin, kaya nga po tinatawag siyang Lendinii. And this is also commonly called as angel's wings. Ito guys, may dala po akong meter stick para makita natin kung gaano na ba kataas yung ating Calegium Lendinii Magnificum. Ayan, halos kasing taas na po niya itong isang metro. Ayan, kasi ito pong tanim na ito ay pwede po siyang lumaki hanggang 3 to 4 feet kataas. Okay. So, kita nyo naman guys. Malaki na po talaga yung ating Calegium Santosuma, Calegium Lendinii. Ito po yung isa kong Lendinii. Kita nyo naman, nakalagay po siya sa maliit na paso. Matagal na po siya dito, pero napapansin ko na nahirapan po siyang lumaki. So, ang sekreto kung gusto nyo pong lumaki gaya ng mga ito, ay ilagay lang po natin sila sa malalaking mga paso. Siyempre, kung malaki po yung kanyang kinalalagyan, so parang hinahabol din po niya yung size ng paso na ginamit. Pero hindi naman po ito magic na sa isang taon ay ganito na sila kalalaki. So, kailangan pa rin po natin yung tamang pag-aalaga. Kailangan po ng tanim na ito na ilagay sila sa area na nakaka-receive po ng bright light but not direct to sunlight para hindi po masunog yung kanilang mga dahon. Ang mixture naman po ng lupa na gagamitin natin ay yung well-draining potting mix po kasi ayaw ng tanim na ito na nabababad siya sa tubig. Kailangan i-maintain lang po natin yung moist ng kanyang soil. Ayan. So, wag po tayo dilig ng dilig. Gusto po ng tanim na ito ng warm na temperature and high humidity po. Kaya kapag summertime, kapag mainit, matindi po yung init ng panahon, pwede po tayo mag-spray ng tubig sa kanyang dahon para ma-maintain po yung ganda ng kanyang leaves. Hindi po ito masisira. Sa paglalagay naman po ng fertilizer, pwede po natin itong lagyan once or twice a month po. So kapag gumagamit po tayo ng lalo na yung solid fertilizer, ay ingat-ingat lang po. Lagay lang po sa gilid banda, wag po mismo sa roots kasi may mga matatapang po na fertilizer nakakasunog po ng tanim. Propagation naman po nito ay pwede lang nating i-separate itong kanyang mga anak. Gaya po nito, mayroon na po siyang anak. So, uproot lang po natin and then separate. Gaya po nito, marami na po siyang anak. So, i-uproot lang po natin ito. Tatanggalin po ito lahat sa kanyang pot, then separate po natin yung kanyang mga anak. And another one po, itong plants na ito ay meron po siyang rhizome, o yung tuber po, parang yung gabi-gabi. Yun, kukunin, pwede po natin i-separate yun, tanggalin, at hati-hatiin, saka po itanim. Yun po yung propagation nito.